Hi mga ka-El! It's a brand new day and a brand new recipe. Ang ating lulutuin for today ay pinakpet, isang Ilocano dish. So, ano pang hinihintay natin? Let's start cooking! Hi mga ka-El! Ito ang ating mga ingredients. Kailangan natin ng kalabasa, kamatis, bawang, kailangan din natin ng bunga ng malunggay o yung hagod, ampalaya, talong, sigarilyas, siling berde, gagamit din tayo ng panahog na bangus, kailangan din natin ng Maggi Magic Sarap, bechin, mantika, at ang ating bagoong. So ang ginamit natin is JB's bagoong. Gagamit din tayo ng luya at bawang. So nahiwa na natin yung ating luya, sibuyas, bawang, kamatis, na iprito na din natin kanina yung ating bangus. Nahiwa na rin natin yung ating kalabasa at natanggalan natin ng balat yung ating malunggay o hagod. Hinati rin natin yung ating talong. So ready na ang ating mga ingredients. Pwede natin start ang pagluluto. So yun, painit na tayo ng mantika sa ating kawali. Pwede na natin ilagay ngayon yung ating luya. At halu-haluin lang natin ito. Pwede na natin ilagay ngayon yung ating sibuyas at yung ating bawang. Yan. Pwede na natin ilagay yung ating kamatis. Halu-haluin lang natin ito mga ka-El hanggang sa maluto yung ating kamatis. Hinayaan lang natin na maluto yung ating kamatis. Check natin. Halu-haluin lang natin ito. Hanggang sa umiwalay yung ating kamatis sa kanyang balat. Pwede na natin ilagay ngayon ang ating JB's bagoong isda. So ito yung ginagamit na panimpla natin para sa ating pinakbet. Hayaan lang natin maluto yung ating bagoong. Putong ito, pwede na natin ilagay yung ating kalabasa. Nilalagay natin yung ating kalabasa dahil siya ang pinakamatagal maluto doon sa ating mga gulay. At mas masarap pag lutong-luto na yung ating kalabasa. Pwede na natin ilagay yung isa sa mga gulay na matagal maluto, yung ating hagod o yung buma ng malunggay. Haluin lang natin para yung ating bagoong is manuot dun sa ating kalabasa at sa ating hagod. Hayaan lang natin itong manuto. Check natin ulit. Ayan. Nag-abot na ang kulo. Pwede na natin ilagay yung ibang ating gulay. Ito yung ampalaya. So may mga iba't ibang variety rin ng ating ampalaya. Ang ginamit natin is yung medyo maliit lang. Pwede rin naman yung mga mahabang ampalaya. So ito kasi mas medyo andun yung pipe niya. Pwede natin ulit ng takpan hanggang sa kumulo. So, check natin ulit mga ka-El. Pwede natin ilagay yung iba pa nating mga gulay. So, inilagay na natin yung ating sigarilyas at talong.
Inilagay na rin natin yung ating siling berde. Diba, napakasustansya ng ating recipe for today. Tsaka mabubusog na naman tayo sa isang masustansyang pagkain. So mix lang natin mga ka-El, dahan-dahan lang ha. At sa putong ito, pwede natin ito ulit takpan hanggang sa kumulo ulit. Yun, check natin ulit mga ka-El. Yan. So, nagbago na yung kulay ng ating mga gulay. Ibig sabihin nito, paluto na siya. So, haluin lang natin ulit. Yan. So, pwede na natin ibabaw ngayon yung ating piniritong bangus kanina. So, magdadagdag ito ng flavor doon sa ating pinakbet. So, merong iba-ibang pwedeng isahugot sa ating pakbet. Pwedeng naglalagay din yung iba ng piniritong karne ng baboy. Pero tayo ngayon ang ginamit natin is yung pritong bangus. So, mix lang natin. Siya para yung ating yung flavor ng bangus ay sumalo doon sa ating sabaw. So, lagyan na natin ng Maggi Magic Sarap, ang nagpapasarap ng ating mga daily recipes. So, haluin lang natin ulit. So, pwede nyo rin ito ilagyan ng konting dechin. So, depende sa inyo, sa flavor nyo, kung okay na ba or pwede pa natin dagdagan. So, yun. Luto na yung ating pinakbet na isang Ilocano dish. Diba? Napakadaling lutuin lang. At madali lang hanapin yung ating mga ingredients. So, ano pang hinihintay nyo? Let's eat na! So, for more sulitipid recipes, please subscribe to my channel. Hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Maraming salamat!